Isang maanghang na special ang lulutuin natin ngayon at ito ay ang The Original Bicol Express. So bakit natin tinawag itong The Original? Kasi ipapakita natin dito yung paraan ng tamang paggagata at kung paano nila lutuin itong Bicol Express noong una nilang na-invento ito. Okay? Ito ang ingredients natin. Kailangan natin ng baboy or liempo. Kailangan din natin ng nyog o yung panggagata natin. Kailangan natin ng siling haba or siling green. Luya, bawang, sibuyas, siling pula or siling labuyo, paminta, bagoong, at saka yung kamyas. Itong kamyas natin, yung tuyong kamyas. No? Pero kung meron kayong makukuhang fresh, so okay din yun. So, isasama ko lahat to sa description box. So, i-check yun na lang. Okay, so unahin natin tong nyog or yung gata. Kung magpakulo kayo ng tubig. Sa isang nyog, siguro mga isang cup lang. Tapos hayaan nyo muna. Ngayon, hiwain natin tong liempo ng maliliit. Sakto lang, medyo iimpesto liliit to pag pinirito natin. So, mga ganyan lang kalalaki. And then yung bawang, kailangan natin pinuhin ito. So, balatan nyo muna. Tapos, hiwain nyo ng ganyan. Kung meron kayong diktikan, mas magandang gamitin yon or yung garlic crusher. Tapos, ito namang sibuyas, maliliit din. Pero hindi na natin to kailangan tatarin. Ganyan lang hiwa. Isang padaan lang. Okay na yan. Yan ang maliliit na. Okay na yan. Isinod natin yung luya. Itong luya, sa iba, buo lang. Tapos pipit-pitin, ano? Pero dito sa gagawin natin, mas maganda kung pipinuhin natin ito para makain. Masarap naman ang luya, wag lang yung buong makakagat mo sa ulam eh. Pero kung ganyang maliliit siya, makakain natin yan. Okay, tapos yung sili, mga tatlong piraso to. Tanggalin muna natin yung tangkay. Tapos hiwain din natin ang maliliit. Depende na sa inyo yan. Kung kaya nyo ng mas maraming siling pula, tagdagan ninyo. Tapos itong siling green, hugasan nyo muna. Tanggalin natin ang dulo. Tapos tatanggalin natin yung buto. Ngayon, kung Bicolano kayo or malakas kayo sa maanghang, ang ginagawa nila dito, hindi nila tinatanggal yan. No? Kasi mas maanghang yan pagka may buto. Kaya lang ngayon, may kakain kasing bata, so tatanggalin muna natin yung buto. Kuha kayo ng kutsarita, tapos kayuri na lang ninyo para matanggal yung buto. Tapos isang kamay nyo lang ipanghawak nyo sa sili. Kasi maanghang yan eh. Pagka may isang kamay nyo maanghang, pag hinawak mo sa ibang, well, hinawak mo sa mukha mo, mainit yan. So kapag ka dalawang kamay ang pinanghawak mo, wala ka nang pwedeng ipangawak sa mukha mo. Kasi pag minsan, makati yung pisngi mo, kinamot mo, maanghang na rin isang kamay mo, so mainit. So ayan, ano, hiwain natin yung sili ng manipis at saka paslant. Ganyan. Okay, magpainit na tayo ng kawali at lagyan mo ng konting-konting mantika lang. Ganyan lang. Tapos, kunin mo na yung hiniwa nating liempo, yung pork, at ilagay na natin. Wala itong timpla, no? Basta hiniwa lang natin, tapos ilalagay na natin dyan. So, ang kailangan natin dito, mag-brown yung pork, no? Liempo. Haluhaluin nyo lang para hindi dumikit.
balik-balikan ninyo. Ayan, makikita ninyo, medyo nagbo-brown na sa sides, no? Haluhaluin nyo para makuha nyo rin yung flavor na yan at dumikit dun sa pork natin. Ayan, mas maganda na kulay niya. Haluhaluin nyo pa rin. Mas masarap yan pag medyo tostado eh. Tapos, isama na natin yung bawang. Igisahin na natin to. At saka yung sibuyas. Isama na rin natin yung sili, siling pula. Tapos, isang kutsa nyo lang para hindi dumikit. Tapos isunod na natin yung luya. Ayan, sama-sama na lahat ng flavors niyan. Lagyan natin ng paminta. Haluin ulit. Tapos sa sunod niyan, ilagay na natin yung pangalawang piga dun sa gata. Yung sa gata, ayokong bumibili ng piga na. No? Mas gusto ko ako yung nagpipiga mismo. So yung nyog talaga ang binibili ko. Ngayon, isama na natin yung tuyong kamyas. Ang importante sa gata, ito no, kailangan meron kang luya, kailangan meron kang siling haba, at especially yung pangasim. So hindi lahat naglalagay ng pangasim, pero kung meron kang pangasim, mas masarap ang gata ninyo. Ngayon, pag kumukulo na yan, kailangan natin na hintayin lang na medyo matuyo at magmantika. Ayan, ganyan. Tapos haluin ninyo para hindi dumikit. Ngayon, yung asim yan na nandyan na sa ano, sa karne at sa sauce. Sama na natin ngayon yung kakang gata or yung unang piga. Ito na yung mas malapot na gata. Hintayin natin siyang mag-simmer o kumulo. Ayan, mas kumakapal na siya at lumalapot. Nakikita nyo na sa sides yung pinakagata mismo, no? Sa pang-asim pala, kung wala kayong makuhang kamyas, kasi mahirap din hanapin yan, no? Depende rin sa lugar ninyo. Pwede kayong gumamit ng sampalok, or kung medyo mahirap yun, kahit yung pangsigang lang na instant, yung sinigang mix. Ngayon, tikman natin, no? At this point, may lasa na yan dahil kumukulo na. Ilagay na natin yung sili na hiniwa natin. Ngayon, itong sili na to, hinuli natin yan. Hindi natin yan sinama dun sa paggisa natin kanina. Kasi malalamog yan kapag inuna natin. So, sa bandang huli natin, lalagay yan. Tapos, haluin ninyo. Hayaan natin ulit ito na mag-simmer ng konti. Kailangan dun sa sili, medyo malambot eh. Hindi masyadong lamog, pero malambot. Tapos lagyan natin ng bagoong. Itong bagoong na pink or pula, or kung anumang kulay yan, konti lang.
to taste lang ito. Ito yung maalat na type nung bagoong. Meron kayong makikitang isang klase pa ibang kulay. Alam ko yun, hindi masyadong maalat yun. Tapos ayan, mas makapal na yung, mas malapot na yung gata natin. Tapos make sure, tikman ulit natin kung sakto na sa panlasa natin, yung asim, yung alat, depende yan sa inyo. Hintayin nyo lang mas malapot, katulad nyan. Ito, ready na to. Ganyang nagmamantika na siya. I-serve na natin to. Ako, sarap nito. Lalo na pag may mainit na kanin. Ang hang. Ayos na ayos.